ating mahal na Presidente sa Belgian Publishing House, Pastor Pahari Yuki, kasama sa kami. Ini tiga ikut saya sayang.
Nung sabi ko sa mama, ma, alis po ako sa Pilipinas, gusto kong umuwi sa atin, nandala po ako ng trabaho. Alam niya po ito ni Pastor, di kaya, kasi matagal na siya sa kanya, Pastor, gusto kong babalik po sa atin, kami sa Nautomans, i-apply niya po ako sa kahit sa anong institution. Kahit hindi ko dito na ako sa mission, matagal sa atin. Amen. Pagsasabi ko sa mama, ma, masyado ka na ayun sa kanina. Doon na lang ako sa Juan, natakot ko sa Mindanao, doon na lang ako mag-apply sa missions doon ako sa Juan, sa Lakan, doon na lang ako mag-trabaho para makapit sa iyo. So, yun ang sinabi na, kaya lang doon na lang ako resign at state ko, kasi ako may kayaw, Juan. Kasi pinalangin si Tata, balik sa Juan. Dinidikita niya sa Panginoon. Amen. Kaya ako pala, sabi ko, baka dito talaga ako sa pag-visit. Kaya dun yung realization na bakit na wala yung mga review, matalaga lang ako. Kasi sa isip ko nun, pag masipig eh ako, alis talaga ako sa PPS. Baka na talaga, baka pinayaran ko ng Panginoon na yung wala na talaga yun para hindi talaga ako mawala sa kanyang gawain. Bakit hindi ako nagsaksi sa bangko? Kasi alam niya pag nagtagal ako sa bangko, baka iyakan ako. Baka pati Panginoon ko mawala sa akin. Bakit hindi ko ako nasipili? Kung nandito na ako sa sila, bakit hindi pinagal ang management? Kasi baka nasipili ako, alam talaga ng Panginoon na isip ko na aalis na ako sa likid. Kasi ito na kayo mga man. Kaya doon ko, di ba ako yung pinakaipas na kahit graduate ako, nagkakaroon ako. Kasi yung parating impresyon ko ako ng Panginoon. Kasi alam na Panginoon, dito talaga ako sa publishing. Kasi pinadaan ako ng Panginoon, paano magkakaipas? Kasi kung wala po akong experience sa pharmacy, eh dito ko ako sa finance o sa treasury. Paano padalaman kung ano po yung pragras mo na ating gawain. Di po ba? Kaya po, kung ano po nung nag-election po last week, ako talaga ay hindi ko po talaga pinag-pray ang maging officer po, maging treasurer. Busy-busy pa nga ako that time. Kasi sabi ng aming sekretary at yung sekretary, Joe, ikaw mag-insert sa panahan sa pagkain sa prepa. Jadi kau mungkin justru mungkin aku itu kan jadi mungkin sih. Iko in charge sa pegawai sa kalian sama misi, tapi misi kau mungkin kan. Jadi iko yang merupakan koordinator dalam program. Kaya misi kau berapa tahun lagi saya isi kau. Pero kau nggak announce kau na di pastor kabarnya kau yang lagi misi kereta aja kau yang announce. Nggak mention kau yang kemarin kau. Lalu pusat kau kuan kau ini kau orang tayo. Umiyak talaga ako. Kasi sabi ko, Lord, ano ba ang ginawa ko ng kapag ginawa ko ng mabuti para sa iyo? Grabe yung pagpapala mo sa akin. Isa lang akong magtitinda ng ice cream day before. Isa lang ako magtitinda ng nilagang ito. Isa lang po ako construction worker. Pero ngayon, binigyan po ako ng responsibility. Binigyan po po ako ng malaking responsibility. Kaya po sa akin mga, ito na po yung encouragement ko. Hindi po na nakabahan po kasi baka si Pastor Abi nag-repeat na. Ito na po yung encouragement ng mga kapatid. Na maging faithful ang mga talaga tayo. Kung ano po kaya ngayon, maging faithful tayo sa ating mga gawain. As literature evangelist, maging faithful. Subukan po natin ang ating Panginoon ngayon sa pagiging ito. First po, sinabi po, maging faithful po tayo sa ating mga title offering. Maging faithful po tayo sa ating mga remittances. Maging faithful po tayo sa ating mga buhos na pinagkukuha sa brand. Be sure po mga kapatid, i-assure po tayo kung ano po yung nangyari.
Hindi po ako nag-reklamo. Alam mo yun ating presidente. Kung ano yung sabihin sa akin, ginagawa ko po na walang nag-reklamo. Kahit hindi po ako tinataasan ng sundo, kahit hindi po tinataasan ng may, hindi po ako nag-reklamo. Basta, nasa gawa na tayo sa Panginoon. I-try po natin na natin Panginoon ngayon kung ibig sabihin ito. I-try po natin. Maging faithful po tayo sa ating mga kahit sa Panginoon. Maging faithful po tayo sa ating mga resources. Maging faithful po tayo sa ating mga buhok na pinakukuha. Hindi pa po matapos ang 2022. Hindi pa po out ng December. Ready na po natin sa ating goal. Ang nakalap tayo ng mga
crisis, God provide. Alam mo, bakit naman sa crisis? Gusto nang isirahan ang panibagan. The demon is working. Naisirahan ang panibagan. Kumasirahan ang panibagan. Ano nangyari sa publishing world? At wala tayong culture evangelist. Wala tayong publishing program. Pagpinta ka sa labas, sa kado, ayaw lang magiging yan. Ayaw niya ipagpinta, malibang natin sa outside printing press kasi right evening, dumatakbo yung mamakina. Sa kado, dumatakbo yung mamakina. Nag-inuman yung mabrito. At saka sagrado ang mga akat. Din tayo, sabat, pero hindi naniwala. Dahil pera ang nasa isip. Gusto natin mura. At explain sa sabat. Ayaw niya, kaya we need to have a publishing room. Pero God provides. Nakamili tayo ng lupa, mga 20, pinababa to 16, from 16 to 30. God provides. At saka pinagyan tayo ng architect na nalilibre. At kaya mo, architect, yung may 20% nag-overs niya, okay, tutulungan ko kayo. Architect, gusto yan. Yun ang mga pratandaan. But the bottom line there, sabi ko na sa inyo, when you started promoting the spirit of prophecy, binigay na mayroon ang daan na makapatay tayo ng panibagan. Sino ba nakala na mag-amort ng property na yan, abang ng more than 300 million? Saan ka magkuha ng 300 million? Wala kang magbigay ng 1 million, magpautang ng 1 million sa amin pagpasok namin sa panibagan. Dahil bansak kami din ako yung makabayad kahit 1 million. But ngayon, abot na yan ng 350 million, yan patandaan, God provides. Amen. When we started promoting the spirit of prophecy, alam niyo, narrow ranges, steps to Christ, and all mga church members over the country participating, God provides. The name is prophet, and you will be successful. Kaya ano si Kredo? Spirit of prophecy. Kung ano man ang binibinta natin ng walit, kung hindi ko lang ang spirit of prophecy. God is particular. Kasi kung nag-reach my prophecy, ang motive mo na these people, preparing people for heaven through the spirit of prophecy. Yan po. Kaya salamat ko kayo lahat sa inyong participation. At saka salamat din na, of course, bago ng publishing. Pagpili pa kayo bago publishing director, si Pastor Vistal ay kinuha ng panibagan. Siya ngayon ang ating Vice President, Paul Martini. Siya na ating market ng mga akrat ng Spirit Publishing House. Dati assistant siya, sabi ng Union President, sino ba ma-recommend po, Pastor? May padala sa Palawan. Nako, may inaisip kami ng isang tao, may padala sa Palawan. Pero ang tanong, kung mag-mention namin ang pangalan, ipadala niyo o hindi? Baka sabihin niyo, ako, yan. Kasi sige, ipadala namin. Sino yan? Gumer, Pista. Hindi na kilala ito.